Mama, kamusta yung anak ko? Tumigil ba siya sa pag-iyak niya nung umalis ako? Kahit sa akin, ayaw rin. Ibinilin ko na siya kay Jonas. Kahit papaano, kinakausap niya si Jonas. Akala ko po, mabait kayo. Yung pala kukunin niyo lang din po sa nanay ko. Maya, Tito Jonas mo ako. Kahit kailan hindi ko gugustuhin na masaktan ka. Eh, bakit po yung sinama niyo ako dito? Bakit po kinuha niyo ako sa nanay ko? Awang-awa ako sa apo ko. Iyak pa rin siya ng iyak. At ang masakit, wala akong magawa para patahanin siya. At hindi ko magawang pigilin ang pagbagsak ng mga luha niya. Dahil kami yung totoo mong pamilya. Ako, ang Lola Matilda mo, ang Mami Scarlet mo, Maya crossed my heart. Promise, hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko sa iyo yung totoo. Kami yung pamilya mo. Kasalanan lahat to ni Ysabel eh. Pinalaki niya yung anak ko na siya yung kinikilalang ina. Ayan tuloy, hirap si Catherine na tanggapin tayo bilang pamilya niya. Sabi ni Tito na, di ba ang nanay ko? Pero sabi ni nanay, hindi totoo yun. Naiintindihan ko kung bakit si Ysabel yung pinili mong paniwalaan, Maya. Sino po ang totoong pangalan ng nanay ko? Kailangan magbayad siya sa mga kasalanan niya sa atin, Mama. Kay Catherine, sa amin ni Javier, nakakulong ngayon si Ysabel dahil sa pananakit niya sa akin. Pero kulang pa yun. Zeni yung ginamit niyang pangalan nung itinakas ka niya. Matagal ko nang kilala si Ysabel, Maya. Kaya alam ko yun, buhay pa ang ate Maymay mo. Kilala ko na si Ysabel. Nakita niyo po ang ate Maymay ko? Si ate Maymay mo ang dahilan kung bakit ka naipanganak. May sakit nun si ate Maymay mo, kaya pumayag si Ysabel na maging surrogate kay Scarlet. Ano po yung surrogate? Surrogate? Yung magbubuntis ka ng baby na hindi naman para sa'yo. Hindi kasi pwede magbuntis nun si Scarlet. Kaya nakiusap siya kay Ysabel, kung pwede, siya ang magbuntis para sa kanya. Naintindihan kita. Tatawagan ko ang abogado natin. Ipapaayos ko ang kaso laban kay Ysabel sa ginawa niyang pagtangay sa apo ko. Pwede po ba yun? Ibang taong magbubuntis para sa baby mo? Pwede yun. Si Ysabel, siya ang nanganak para sa'yo. Siya yung nagdala sa'yo, Maya. Pero, si Scarlet talaga yung mami mo dahil sa kanya kagaling. Nalilito po ako. Hindi ko po naiintindihan. Ang nanay ko po, ang nanganak sa akin, eh di siya po ang nanay ko. O sige, ganito na lang. Ipapaliwanag ko sa'yo ng mas maikse at mas maliwanag. Nung baby ka pa, hindi ka pwedeng tumira sa tiyan ng mami Scarlet mo. Kaya doon ka muna tumira sa tiyan ni Ysabel. Tapos nung nanganak na si Ysabel, dapat ibabalik ka niya kay Scarlet. Kaya lang, hindi ka niya sinuli. Parang naruan na hindi sinauli. Inangkit po ako ni nanay. Parang gano'n na nga, Maya. Parang laruan na hindi sinuli ng kalaro mo. Ganun yung nangyari sa'yo, sa inyo ni Ysabel. Kaya nung nawala ka sa amin, alam mo ba? Sobra kaming nalungkot. Lalo na ang Lola Matilda mo at Mami Scarlet mo. Pero gusto ko po makausap si nanay. Kung totoo po sinasabi niyo, gusto ko po siya po ang magsabi sa akin ng totoo. Kaso Maya, hindi ko pwedeng gawin yun eh. Hindi kita pwedeng daling kay Ysabel. Bakit po? Sige. Tama. Ito na lang. Kung meron kang gustong sabihin kay Ysabel, o kaya meron kang gustong tanungin sa kanya, sabihin mo sa akin, tapos gagawin ko yun para sa'yo. Talaga po? Oo naman. Gagawin ko lahat para sa pamangkin ko, ha? Pero, kailangan mag-promise ka muna sa akin. Kapag ginawa ko yun, mangako ka na hindi ka naiiyak. Oo, tama na. Kasi lahat kami nalulungkot dito.
lalo na ang Lola Matilda mo at Mami Scarlet mo. Ayaw ka nilang nakikita ang nalulungkot at umiiyak. Ang gusto lang naman nila sa'yo, sana maging masaya ka. Tama na yan. Ha?